Umarangkada na ang pagpapatupad ng single ticketing system sa Piliping o Piling, lungsod sa Metro Manila. Pabor naman sa bagong sistema ang ilang motorista para iwas abala sakaling magkaroon ng violation. Si Rod Dagusan sa detalye. Sinimulan na sa mga lungsod ng Caloocan, San Juan, Quezon City, Valenzuela at Parañaque ang pagpapatupad ng single ticketing system ngayong araw. Para sa ilang mga motorista, malaking tulong ito para sa kanila, lalo't hindi na nila kinakailangan pumunta sa kunsaan mang tanggapan para mag-asikaso o magbayad sakaling magkaroon ng violation. Hindi ko po alam. Opo naman, okay naman po. Bakit? Ay, para din po na hindi ka na mahirapan siguro na magbayad sa ano-ano. Bawas na rin sa oras o abala na kunyari matikitan ka. Hindi naman sa amin sinasabi sa ano eh. Hindi namin alam eh. Oh, mas maganda ko yun. Mas papuro sa akin kasi hindi na pupunta ron. Para bumuha ng lisensya. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, all systems go na para sa mga naturang LGU. Para matest yung integration between LGUs and LTO, LTMS system. So doon makikita kung ano yung pwedeng maging problema, ano yung mga adjustments na gagawin regarding integration. Kaya hindi rin natin minadali yung para sa lahat. Kabilang sa 20 common violations na kasama sa sistema ay ang illegal parking, overloading, depektibong motorcycle accessories gaya ng ilaw, dress code, obstruction, and disregarding traffic signs at iba pa. Inaasahan naman ng MMDA na sa ikatlong linggo ng Mayo darating na ang mga gagamiting handheld devices na idadaan muna sa configuration para sa mga individual ordinances na pinapatupad ng bawat LGU. Ito'y beneficial sa pamahalaan at ganoon din sa mga motorista. Unang-una, yung convenience ng motorist. Pwede mo nang bayaran kahit nasaan ka yung huli. In fact, doon sa ating handheld device, merong option na cashless payment. Right there and then, kung aminado ka naman na nagkasala ka, pwede mong bayaran. Inaasahan din ng ehensya na sa unang linggo ng Hunyo ay magiging operational na ang handheld devices. Pero sa ngayon, gumagana na ang cashless payment para sa pagbabayad ng multa. Sa kasalukuyan, may ginagamit ng San Juan LGU na handheld devices na compatible sa ginagamit sa system para sa kanilang pilot run. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, naging maayos naman ang pagpapatupad nila sa unang araw nito. This is just a dry run. We are really expecting some issues and concerns. That's why we want all of these issues and concerns to come out now. So when the time comes that we implement this in the entire National Capital Region, mas magiging maayos at seamless na ang implementation natin. Sa ibang LGU naman na nagpapatupad na, ginagamit pa rin ang ticket na siya namang i-encode sa system. Sa ilalim ng bagong sistema, may 10 araw para i-contest via online ng isang motorista ang violation na ipinato sa kanya. Bawat LGU ay magkakaroon naman ng kanilang sariling traffic adjudication division. Sa mga LGU na hindi pa nagpapatupad, nananatili dito ang kanilang mga existing ordinances. Sa aking palagay, mga first or second week of June, susunod na rin sila. Tama-tama, nandiyan na rin yung handheld device, body cameras namin, tapos matitrain na rin namin siya. Para isang bagsak na lang yung sa natitirang LGUs. Kumbaga, complete package na pag nag-roll out sa kanila. Sa mga naitalang violation, dito naman magbabase ang demerit system na ipinapatupad. Kung gaano kahaba ang magiging validity ng lisensya ng isang motorista. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.